Bro, kumusta? Mabuti. Ayan, kamusta, kamusta? Saan ka ngayon? Andito lang sa bahay. Busy ka ba? Nagpo-consultation. Nag-iisip gumawa ng vlogs. Asan ka? Bahay lang din, bro. Bahay lang. 100K ayan. Subscribers ka na, bro. Salamat. Oo. Kailan ba tayo magkikita? Yung pinaplano mo na, ano, na meet-up natin. Tama-tama yan. Siguro mga Samoa, pwede. Pagpaplanuhan natin yan. Oo, planuhan natin yan kasi minsan din lang kami umuwi dyan eh. Sa banda sa inyo eh. Yan. Bro, pwede magtanong. Ano na? May mga, pwede, ano kasi, pwede. May mga request na tanong sa akin na minsan parang napapaisip din ako kung tama ba yung sagot ko. Siyempre, medyo magkaiba rin tayo ng kahit papano ng pananaw, di ba? Opo, opo, opo. Siyempre, iba-iba yung tao. Kaya iba-iba din yung tao, di ba? Yung para sa kanila. Eh, karamihan ng tanong, paano raw ba talaga mapapababa yung pride ng partner nila? Kasi sobrang taas daw talaga kasi, yun nga, hindi nagre-reply, hindi na nagpaparamdam. Opo. Actually, may sagot una, naman ako, pero gusto ko rin ng idea ng idea ng iba. Pag-pride. Siyempre, una, tanungin muna nila sa kanilang sarili kung bakit mataas yung pride. So, pag mataas yung pride, meaning to say, medyo siguro relationship focus ka. Mm. Pag relationship focus ka, syempre natural, yung taong gusto mo, taong mahal mo, makakagain ng confidence yun dahil nakikita niya na masyadong submissive ka eh. Oo nga. Diba? Mm. So, yun yung unang-una doon. So, in order para bumaba yun, syempre, yun din ang aalisin. Binabalik diba? Yun kasi din masyado eh, no? Oh, yun din ang tatanggalin mo. Kung baga yung nakukuha emotional support sa'yo, maaaring umaapaw or sobra na yun. So, ang gagawin mo, babawasan mo rin yun. Diba? By, una dyan, number one, syempre, dapat hindi ka masyadong accessible doon. Masyadong available sa kanya. Pangalawa, huwag ka nagpapakita ng kahinaan mo. Tama. Tulad na, yak ka, hinahanap-hanap po siya, o diba, nagmamakaawa ka. So, lahat kasi yun, ang tawag ko ngayon doon, kapatid, booster. Oo. Parang binubooster mo yung tao, 'di ba? Ako man hindi mataas yung pride ko, pero pag binooster mo ko, mataas din yung, 'di ba? Tama, diba? Kahit sino so, naman yan, eh. Kahit sino naman. Tama po. So 'yun din yung tatanggalin mo para ano din yun, para bumaba din yung pride. Ganun po. Galing. Ako naman nagtatanong. Medyo ano kasi 'to? Maraming nagtatanong tungkol dito. At alam naman po natin, kapatid, na kung halimbawang tayo ang nasa kaganitong kalagayan, mahirap to. Opo. Paano ba natin masasabi na it's time na i-let go na natin, na mag-move on na tayo, bitawan na natin yung isang tao. Yun. Ano ba yung pwede? Well, para sa akin, ano, pag yung para bang wala ka ng natitirang respeto sa sarili mo dahil binigay mo na lahat sa kanya, pero wala pa rin talab. Yun bang pinatawad mo na po ulit, pero patuloy, let's say, patuloy ka pa rin niloloko, patuloy ka pa rin sinasaktan, pero maraming beses ka nagtiis, maraming beses ka nagsakripisyo, maraming beses mo siyang pinatawad, pero tama. Lahat naman ng tao may limitasyon, di ba? Correct. Kumbaga parang tignan mo sa sarili mo. Tignan mo sa sarili mo, kasi baka mamaya sa patuloy kang lumalaban, pero kailangan mo na palang talagang sumuko, parang ikaw na lang yung lumalaban, hindi na kayong dalawa. Pag feeling mo parang wala ka nang natitirang respeto sa sarili mo kasi binigay mo na lahat eh. Yun. One-sided na lang. Kailangan mo nang sumuko, kailangan mo nang mag-move on nun. Kasi kapag mahal ka pa ng isang lalaki, hindi niya hayaan na maubos ka. Tama ba, bro? Good. Tama. Diba? Kasi so, tama nga kasi minsan syempre masyado tayong nakatingin dun sa taong minamahal natin, pero yung sarili natin nakakalimutan natin. Tama, isipin muna natin yung kalagayan natin, kung tipong parang hinihila na tayo pababa, diba? So, I think it's time na i-let go na natin, diba? Kasi importante naman yung self natin. Yun po. Ano pa bang mga tanong? Baka busy ka na, bro. Hindi, okay lang. Ayos lang. Distorbo. Ayos lang. Hindi, okay lang. Ano po ba? Maraming tanong eh. Oh, ang dami.
Yung isa naman, may nagtanong sa akin one time, ano ba yung, ano naman malalaman mo kung kailangan mo pang umarangkada, dumiretso, di ba? Ano yung mga, kasi maraming signs eh. So ano daw yung mga ilang importanteng signs para masabi mo sa sarili mo na, sige, push ko to. O di ba, mga gano'n naman. Ano mga signs eh? Ano ba mga ilang signs na pwede? Na pwede mong, ano? Yung para bang masasabi mo na, sige, diretso ko pa to. Kumbaga, ipaglalaban ko pa siya. Kasi kanina, di ba yung pinag-usapan natin, kung halimbawa, ano ba yung mga signs na ililet go mo na? Ngayon naman, ano yung mga signs na pupush ka? Piling mo, pwede pa. Oo, didiretsuin mo pa. Ipaglalaban mo. Ganun. Well, para sa akin, pag alam mo na hindi naman siya ganun noon, let's say okay naman siya noon, biglang, right. Kasi alam mo kasi, ang lalaki-lalaki talaga, di ba? Minsan natutokso rin, di ba? Tama. Natutokso rin. So, kailangan mo siyang ipaglaban dun sa, malay mo, may third party. Parang nilalandi siya ng iba, di ba? Kumbaga, bigyan mo ng pagkakataon. Bigyan mo ng pagkakataon kasi hindi naman siya ganun dati. Nagkaganun lang siya dahil sa merong babae na dumating sa buhay niya na parang inakit siya, right, or gusto siyang agawin. O kaya naman dahil din sa sitwasyon nyo, sa mga nangyari, sa kung ano man naging problema nyo. Kasi naniniwala kasi ako na ang pagmamahal hindi naman kagad nawawala yun. Sabi nga, di ba, you cannot unlove a person. Hirap yun. Kaya naniniwala ako na baka natabunan lang. Pwede. Pwede pang makulang. Ako lagi ako may sinasabi, naalala ko kapatid. Pagka tinatanong ako kung ano ba yung mga signs na, kumbawa nagkaroon na, kasi nabanggit mo yung third party, di ba? So, lagi may nagtatanong sa akin, Coach, ano ba yung mga pwede or signs naman na pwede mo siyang tanggapin? Di ba, mga ganun, di ba? Talaga nga yung sumuko, no? Hindi ako naman, ang lagi ko sinasabi, kapatid. It's tatlo. Number one is kung halimbawang sincere yung apology niya. Oo, tama. Kasi nagkakanya, nabanggit mo kasi, sabi mo, nagkakamali. So, yung sincerity. Yeah. Pangalawa naman is yung sinasabi ko na kung halimbawang honest siya, na i-open yung, sabi na natin hindi buo, hindi 100%, pero at least in-open niya yung nangyari. And then, pangatlo is yung hindi siya nagmamadali, yung kaya niya maghintay. Kasi syempre, yung nasaktan, mag-heal pa yan, di ba? Oo. So, kung willing siyang mag-wait, yung tatlong qualities na yan, pwede mo siyang patawarin. Tama. Ano lang yan, nabanggit ko lang kasi kawawa naman yung mga lalaki na nagkamali. Tapos, di ba, alam mo naman, iniisip nila, paano nga pala, broken na yan, hindi na natin mababalik. So, just to mabigyan sila ng pagkakataon, pwede pa namang mapatawa. Tama. Yeah. Lahat naman deserve ng second chance eh. Correct. Yeah, correct. Nabanggit mo kasi yung third party. So yun, tama nga naman. Etong isa sa pinakamarami nagtatanong sa akin, bro eh. About sa no contact. Opo. Siyempre, di ba, coach din naman ako, marami. Isa rin sa tinuturo ko. Ang tanong lagi sa akin, hanggang kailan daw ba yung no contact? Ang sagot ko naman palagi, depende. Correct. Tama. Depende sa sitwasyon, depende sa realization ng tao. Kasi baka mamaya, magme-message lang sa'yo, kinikilig ka na kagad, natataranta ka na. Hindi mo alam. Tama. Inuuto ka lang pala kasi kilalang-kilala ka, diba? Iba kasi, tulad ng sinabi mo, sincere. Yes. Sa paghingi ng, kailangan, sabi ko nga, kailangan wag nyo muna kagad re-replyan pag nag-no-contact ka ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Pag nag-message, wag mo munang re-replyan para hindi mo naman mapakita sa kanya. Sobrang sabit mo. Wala, ganun lang. Kasi ako kapatid, meron akong mga na-experience sa mga kausap natin dyan. Kasi since na medyo parang, ang lalaki, lalong-lalo na. No? Pagka nino-contact mo yan, sometimes tinatamaan kagad yung ego. So ang gagawin, kukontak ng konti, yung mga iba naman nating kapatid dyan, kinikilig kagad, di ba? Uy, eto na, di ba? So yun ang sinasabi ko, kaya semplang, di ba? Kaya sabi ko, kailangan consistent ka pa rin, di ba? Dahil,
Hindi parang yung konting sinasabi mo na wag laging available, di ba? Sabi mo. Yeah, sabi yeah. Tama, tama. Hindi yung isang sabi lang eh. Yun. Nalala ko kapatid, sa tanong na yan, ano, since na tinatanong, ay gano'n ba katagal? Tama yung sagot mo, depende. Depende. Pero para bigyan lang ng konting, ano lang, konting blueprint, siguro at least paabutin man lang ng 3 linggo o 1 month. Or 1 month. Wag naman ano. Kasi ako, dati may client ako, makwento ko lang. Okay. Lagi niya akong kinukulit. Sabi niya, Coach Papong, kailan pa tayo kukontak? Kasi 3 weeks na. Sabi ko naman sa kanya, yan din yung tinatanong sa akin, bro. Next week. So ngayon, inabot na kami ng 1 month. Coach Papong, kailan ba tayo kukontak? Next week. So inabot na kami ng 45 days. Coach Papong, kailan ba tayo kukontak? Next week. So nakukulita na siya sa akin kasi panay next week ko. Pero one day, magtutuman, sinabi niya sa akin, Coach Papong, ayoko na siyang balikan. Bakit? Bahala na siya kung anong gusto niya. Ile-let go ko na siya. Isipin ko na lang yung sarili ko. Alam mo, sabi ko sa kanya, Bro, ngayon na tayo kukontak. Sabi niya sa akin, eh kung kailan sumuko ako, kasi yun ang inihintay ko. Ang inihintay ko, yung lumakas ka at matanggap mo. Kasi dati nung lumalapit ka sa akin, Coach Papong, kailan ba tayo kukontak? Eh kahit kontakin natin yung ex mo, siguradong reject tayong dalawa. Diba? So nung sinabi niya sa akin, kapatid, na ayaw na raw niya. Alam mo bro, napaisip lang ako. Medyo delikado rin yung sitwasyon nung ano, no? Nung yung lalaki kapag ginamita ng no contact. Alam mo bakit? Okay. Kasi ano eh, baka saraka no contact nga ng babae. Masanay na. Hanggang sa dumating yung time na di niya na mahal yung lalaki. Yung, diba? Kaya kailangan, ang laging feeling ko, yung lalaki matauhan ng maaga. Bago mahuli ang lahat. Kasi baka mahuli yung lahat. Nakakano-contact ng babae, eh dumating yung araw na hindi ko na po pala siya mahal. Nasanayin sa akin yung contact eh. Kaya nga tama yung sinabi mo, nagdepende. Pag-aaralan din nila, hindi porkit narinig nila na sinabi ng isang coach na magno-contact ka, applicable na kagad sa iyo. Hindi, dapat. Tama. Kaya ina-advise din yung ano eh, yung pag may pagkakataon, magpa-coach ka. Di ba kasi ka, dahil iba-iba kasi yung kaso. Ganun po. Bro, ganito. Sa mga nagpapa-coach sa'yo, medyo... Ako kasi ganito eh, medyo prangka ako eh. Parang minsan, nalabas ko yung galit ko pag mali talaga. Lalo na ganito, pagka... Bilang example, bro. Yung mga nagpapa-coaching sa akin, bro. Mga kabit, bro. Okay. Sila yung third party. Tapos parang gusto niya, ang gusto nila, tulungan ko sila na yung lalaki na may asawa ay mapunta sa kanila. Let's say, yung parang magtagong, yung sila yung magtagumpay, ganun. Tapos may anak pa yung, yun nga yung challenge ng trabaho natin. Siyempre, minsan lalapit sa'yo, hindi mo alam yung story, di ba? Kaya pinapakwento Opo, tapos ako naman, since na siguro dahil malakas din yung pakiramdam natin, sometimes nagigets mo rin, minsan hindi nagsasabi ng totoo. Tapos later on, mauhuli mo, siya pala yung third party. O diba, siya pala yung nanggugulo. Kaya sabi ko, nahirap din yung kalagayan natin. But anyway, tama naman, I think, tama rin naman na pagsabihan natin for the betterment. So, ganun lang. Client everyday. Tapos, congrats ulit bro, 100k ka na, grabe yung grind mo. Patagal-tagal din ah. Patagal, mahirap. Patagal. Sabi ko nga dati, mag 30k lang ako, masaya na ako eh. O diba? Ako so nung nag 30, sabi ko 50 lang, 50. 30 lang, masaya na ako nun. Makakuha mo yung silver play button mo. Luckily naman kapatid, nai-transfer na namin yung address. So, kaya 4 na buwan akong walang sweldo. 4 na buwan akong walang sweldo eh. Bakit? So, ngayon, nakuha namin yung 4 na buwan, ayun, hindi. Nakabili kami ng... Din laki nakabili kami ng... Hindi naman masyadong malaki. Kulit lang. 4 na buwan din. Pang Jollibee lang. So, yun, nadagdagan konti, nakabili ng sikanan. Wow. So, kasi 4 na buwan eh. Brand new na bibili natin. Nagulat naman ako, kapatid, kasi...
Si Cheryl, diba dapat, yun, no? 1 million si Cheryl, na. Si Cheryl, malaki. 1 million na. 1 million subscribers. 1 million na pa? Hmm. Ayun, okay, no? May nagsabi lang sa akin. Si Gary, tagasan ba yun? Gary Opima? Oo, oh, tagasan kaya yun. Kasi parang gusto ko makipag-meet sa... Parang ikaw lang alam kung pinakamalapit. Parang eh. Manila. Manila lang ata. Ewan ko. O kasi si wala akong kilalang malapit-lapit at malayo. Oo. Oh. Ay nga pala bro, yung tungkol sa LDR naman bro. Ano masabi mo sa mga long-distance relationship? Marami tayong maririnig at masasabing payo dyan tungkol dun. Halimbawa, communication, trust. Pero para sa akin, realistic lang. Yung sinasabi natin na dapat meron kayong nilook forward. Okay. Let's say for example, di ba, siyempre araw-araw kayo nag-uusap, dapat meron kayong inaabangan. Tama. For example, Christmas ng 2023, magkikita kayo. So yun, maganda yung meron kayong parang goal. Kasi kung halimbawang nagtatanungan kayo, kailan ba tayo magkikita? Oo. Mahirap. Ah, wala, bahala na. Mahirap. Hindi, LDR kapatid, hindi siya pwedeng bahala na. Kailangan may detalye. Oo, tama. So, naranasan na rin kasi natin. Yeah, kaya ganun. Ang tinuturo ko naman dyan, hanggat maaari, huwag nang mag-LDR. Kasi bro, oo, dami na siyang relasyon. Kung hindi lalaki ang magloko, I agree. Tapos ngayon, kung hindi naman maiwasan na nag-LDR kayo, huwag niyong hayaan na yung LDR nyo, sumobrang tagal. Kailangan, kung mag-LDR kayo, saglit na panahon lang. Totoo. Kasi pag tinagalan nyo, yung matagal, mahirap. Alam natin yan. Kailangan kasi, mga 2 months, pwede na, LDR, 2 months. Oo, kasi na-encounter natin yan sa mga nakakausap din natin. Tsaka, madaling sabihin na labanan ng tukso, iwasan ng tukso, pero tao lang tayo. Hindi kaya. Actually, nung bata-bata ako, kapatid, may natanong ako na veterano na sa abroad. Talaga? Sabi ko, kuya, bata pa ako nun eh. Kuya, paano ba talaga naglalas yung mga ganyan-ganyang relationship? Sabi niya, togetherness. Yan. Pag hindi kayo magkasama, huwag ka na umasa. Yan. Sabi niya ganyan. Tama. Diba? Mm-hmm. In line lang to sa sinabi mo, kapatid, na pag more than 2 months, medyo ano na yun. Togetherness. Kailangan gumawa kayo ng way kung nasa Pilipinas para siya. Para makita ka agad. Oo, ganun. Togetherness yan. Kasi yung iba, nasasarapan magkalayo eh. Ako. Diba yung... Tulad yan, pag may mga tumatawag sa akin, kay Inspired, yung mister ko, nanlalamig na sa akin. Bakit naman? Hindi ko po alam. Nasaan ka ba? Nasa Saudi. Eh, nasaan siya? Nasa Pilipinas. Ha? Gano'ng katagal ka na dyan? 14 years. Yung iba naman, 18 years. Ano? Tuwing kailan ka umuwi? Once a year. Ay, sus. Once a year. Tapos, kamusta naman yung bank account ni mister? Okay naman. Eh, dahil yun, pinapadalan mo. Di ba pinapadalan mo? Bababa eh. Kaya ang opportunity para sa akin nasa paligid lang eh. Pwede, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang yumaman. Pwede kang umasenso. Alam mo, to be honest with you, by this part, 29 years akong OFW. Ilan 29. Taong, ilan taong ka na ba, bro? 49 na ako. Parang 48 lang ah. Born 1973. So, ibig sabihin, 18 years old yata ako, 19 years old, dinala na ako ni daddy sa abroad. Para mga ganun. So, sasabihin ko naman, in line doon sa sinabi mo, yung kinita ko sa YouTube, hindi ko yan na-experience bilang 29 years na OFW. Talaga. Bro, masaya ako nakausap kita ngayon. Maraming salamat sa oras mo. Ano problema? Actually, sabi ka kay Mrs., nakita niya nag-headset ako. Sabi niya, teka, may kakausapin ako. Sabi niya, nagbayad na? Sabi ko, hindi kliyente. Sino? Si Aldin. Ah, narato yung pinto. Kasi nakikita niya kasi pagpapwesto ako dito, chichikin niya yung reservation book. Sabi niya, oh, paid na bayan? Gano'n yan, chichik yan. Bro. Oh. Natawa ako sa, nagbayad na. sa akin naman ganito. Kasi wala akong GCash. Hindi ko alam, parang tamad ako gumawa. Bakit wala? Hindi, yung GCash ko, baya GCash yung bayad sa akin eh. Sa kapatid kong GCash. Ganyan okay. Naman, pag may nag-send, tol, may pumasok. pag sinabing, kuya, meron. O sige, advice ko na to. Oh, ganun yun. Importante yun. Double check.
So, double check, di ba? Bro. Para, oh, salamat. Maraming salamat, ah. Thank you, thank you, thank you. Sige, thank you, ingat. Thank you. Thank you, bro. Oh, salamat. Sige, salamat, salamat. Okay, thank you, thank you.